Noong unang panahon, nadatna ng mga tao na ang higante ay kinakatakutan ng lahat dahil kumakain daw ito ng tao. Ang kwento natin ngayon ay tungkol ito sa mag-asawang higante at ang matalinong tao na si Juan. Dito nagsimula ang istorya. Ito si Juan, naisip niyang pumunta sa sapa upang maghanap ng ulam doon. Hanggang nakarating siya sa dulo ng sapa, marami siyang nakukuha na shrimp at iba pang mga isda. Pag-ahunan niya sa sapa, nakakita siya ng malaking bahay. Napansin niya na hindi nagsara ng pinto ang may-ari. Pagtingin niya, mayroong mag-asawang higante na nakatulog. Dito rin nakita ni Juan na ang babaeng higante na nakabilangkad habang ito ay natutulog. At nakita rin niya na wala itong pante dahil noong panahon hindi pa uso ang damit. At dito naisipan ni Juan na pumasok siya sa ari ng babae para linlangin ang mag-asawang higante. Nang pagising ng mga higante, napansin nila na mayroong malakas na gumagalaw sa tiyan ng babae. Nagsabi ang babae sa kanyang asawa, "Mahal ko, bakit parang mayroong bata na gumagalaw sa aking tiyan?" "Aha, oo nga. Talagang mayroong gumagalaw. Baka buntis ka." "Naku, parang lumalabas na siya." "Sige, kapag lalabas na, magpahinga ka ng malalim at ipalabas mo." Nagpahinga na ngayon ang babaeng higante upang maipalabas si Juan. At nang naipalabas na nila si Juan, tinurit na nila ngayon itong bata. Napansin ng mga higante na meron na pala itong ngipin at mataas na rin ang balbas. At ang sabi ng lalaking higante, "Padidiin mo yan, mahal ko, para hindi yan makaramdam ng gutom." Talagang mahal na nila ngayon ang bata na si Juan at inalagaan nila ito na parang tunay na anak. At ngayon, ang malaking problema nila ay hindi papayag magdidi si Juan sa babaeng higante. Hanggang naisip nila na magluto ng lugaw o growel. Napansin nila na hindi na naman ito kakain. Ang sunod nilang ginawa ay nagsaing ng kanin. At hindi na naman ito kumakain. Kaya ang sabi ng lalaking higante sa kanyang asawa ay, "Baka art itong batang to. Ano kaya sa palagay mo? Gamitin kaya natin ang mga kagamitang hindi pa nagagamit sa pagluluto, gaya ng kaldiro at kawa." At nung time na yun, kumakain na si Juan. Lumipas ang araw at ang buwan, masaya na silang kasama ang bata na si Juan dahil hindi nila ini-expect na magkaroon sila ng anak. At ibinuhos na nila ngayon ang tiwala kay Juan. Kaya humingi ng paumanhin ang mag-asawang higante kay Juan na maiwan muna sa bahay dahil pumunta raw sila sa malayong lugar para maghanap ng taong makakain. Ngunit bago umalis ang mag-asawang higante, nakita ni Juan na ipinapasok nila ang kanilang hininga sa butilya at ito ay tinakpan ng maayos. Kaya ang sabi ng lalaking higante kay Juan, "Huwag na huwag mong buksan ito, bata. Dahil kapag binuksan mo ito, mamamatay kami." "Upo, ama. Maasahan niyo po ako." Umalis na ngayon ang mag-asawang higante at sabi nila tumawid pa raw sila ng dagat. Sa palagay ni Juan, uuwi na sila ng dapit hapon. Kaya binuksan ni Juan ang butilya na may nakalagay na hininga ng mag-asawa. Nang pag-uwi ng mag-asawa, nagsabi sila na, "Ano ba itong nangyari sa akin? Ba't ang hirap huminga?" At ang sabi ng lalaking higante, "Tara, bilisan natin ang paglakad. Baka binuksan ni Juan ang butilya." Dito na ngayon, nakarating sila sa bakuran ng kanilang bahay. At nakapagsabi pa sila kay Juan, "Binuksan mo ba ang butilya, bata?" At ang sagot ni Juan, "Oo nga, binuksan ko." Sabi naman ng mag-asawa, "Bakit binuksan mo?" "Binuksan ko para mamatay kayo. Dahil kung hindi ko ginawa yun, marami kayong makakain na mga tao." Namatay na ngayon ang mag-asawang higante at nakita ni Juan sa likod ng bahay na maraming mga tao na naka-fence. Kaya binuksan niya ito at sabi niya sa mga tao,
Bawat isa sa inyo, kayo na ang bahala sa pag-uwi ng inyong lugar. At ang sagot ng marami, hindi na namin malaman kung saan ang daan patungo sa amin kasi tinawid pa kami sa dagat ng higante. Umuwi na ngayon si Juan sa kanilang bahay at ang mga tao nagstay na lang doon sa bahay ng higante dahil marami naman din ang pagkain doon.